بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, papatunayan ko sa inyo na ang mga Kristiyano ay hindi sila sumusunod ni Jesucristo. Walang isang bagay na sinusunod ninyo. Walang isang bagay na sinusunod ninyo. Tell me, anong sinusunod ninyo? Ha? Anong sinusunod ninyo? Anong sinasabi ni Jesucristo? Sambahin siya? You are worshippers of Jesus Christ, but you are not followers of Jesus Christ. Si Jesucristo ay nag-aayuno. Ilang araw ang pag-aayuno ni Jesucristo? 40 days and 40 nights. Ha? Kami mga Muslim, nag-aayuno kami? 30 days or 29 days successive in the whole Ramadan. At meron pa kami every Monday and every Thursday throughout the year. Meron pa kaming meron pa kaming 13, 14, at 15. Meron pa kami ng Ashura. Marami kaming fasting. Kung tutalin mo siguro ang fasting namin, hindi lang about 100 times kami nag-fasting. 100 days sa buong taon. Dami namin fasting. 30 days lang, sa Ramadan lang, 30 days, sa either 30 days or 29 days in the month of Ramadan. Fasting yan. Kayo, paano kayo mag-fasting? Umiinom kayo, kumakain kayo ng tinapay, bibingka, suman, o ano pa dyan, mga kakainin, karne lang ho ang bawal sa inyo. At ilang araw ang inyong pagpapasting? Umiinom pa kayo ng tubig eh, ilang araw lang. Mayroon nag-fasting one day lang, 2 days, 3 days, at optional pa. Hindi pa obligatory. Sa amin ho, kami mga Muslim, obligatory ho ang pagpapast during Ramadan. Sa inyo, optional na lang eh. Kung mag-ayuno, okay. Kung hindi mag-ayuno, okay. At karne, ayuno ba yan? Hindi yan ayuno eh. Yung uminom kayo ng tubig, soft drinks, kumakain kayo ng ano-ano pa, bawal lang ang karne, ay hindi yan pag-ayuno. Prostrate to the ground. Si Jesucristo pag nagdarasal, ay nag-prostrate siya sa ground. Do I need to mention to you the chapter and verse in the Bible? When Jesus Christ, He prayed, He prostrated into the ground and He prayed to God. Si Jesucristo, pag nagdarasal, hindi siya umaawit, hindi siya nagsasayaw, hindi siya nagdala ng ano pa dyan, gitara or cymbal or whatsoever. Si Jesucristo, pag siya nagdarasal, siya ay nagpatira pa sa lupa. Ginagawa ninyo ito mga Kristiyano? Kaya ginagawa ninyo ito? Ha? Ginagawa ninyo ito mga kapatid? Si Jesucristo ay hindi kumakain ng baboy. Pork. He did not eat pork. Kayo. Kumakain kayo ng pork. Majority of the Christian eating pork. Except maybe few are of the Seventh-day Adventists. But few only. But generally speaking, Christians eating pork. Worshipping to God. Did you worship? Or do you worship to the God of Jesus Christ? No. You are worshipping to Jesus. You're worshiping the Trinity, the Son, the Father, and the Holy Ghost. This is not the teaching of Jesus Christ. Jesus Christ, He did not teach people to worship Himself. Show me. Isang versikulo sa Biblia na nagsabi si Jesucristo, sambahin ninyo. Instead, sabi niya, follow me, follow me. You are not followers. Christians are not followers of Jesus Christ. You are worshippers of Jesus Christ, which Jesus Christ did not teach. Sa panahon, dito naman yung namatay si Kristo. Huh? Sabi nyo, sinusunod namin, minamahal namin si Kristo, pero hindi nyo sinusunod. Pag namatay kayo, dalhin nyo sa funeral parlor at doon tatanggalan ng bitoka or injectionan ng formalin, etc. Ang iba pa dyan, susunugin ninyo. Huh? Saan ang pinagmamalaki ninyo na kayo ay sumusunod, nagmamahal ni Kristo? Bakit yung patay ninyo ay kakarnihin pa ninyo dalhin sa funeral parlor? Bakit pa susunugin ninyo? Ito ba ang sinasabi ni Jesucristo? Follow me? Sabi ni Jesucristo, follow me. Anong sinusunod ninyo? Okay. Another thing, pagpahaba ng balbas. Identification ito, kung ikaw ay nag-aangkin ng reliyoso or sumusunod ikaw sa mga prophet, you should have your beard long. Pataasin ninyo yan. Sa aming mga Muslim, pag nagtuturo ikaw ng Islam, tapos wala ka ng ganito, ang sarap siguro ano, wala ka sa rules. Pag nagtuturo ka ng Islam tapos balbas mo ay sinaw.
wala kang balbas. Circumcision, pagtutuli. Kayo ba mga Kristiyano? Nagtutuli kayo? Hindi. Si Jesucristo ay tinutuli. Kami mga Muslim ay nagpatuli. Ano ang tuli sa inyo? Bawal nga sa inyo eh. Oh, basahin mo, Galatians chapter 5. Kung kayo daw magpatuli ay walang silbi si Jesucristo sa inyo. Ha? Sabi pala, optional naman, dahil ang tuli at walang tuli, ganito, ganyan, nag-justify naman kayo eh. Pero si Jesucristo, ang tanong, tinuli si Jesucristo? Wala. Sumusunod kayo? Wala. Optional po ba? Mula kay Abraham hanggang kay Jesucristo, optional po ba ang pagpapatuli? Saan ang sinusunod niyo? Si Jesucristo or si Pablo? Another thing, yung greetings, kami mga Muslim, pag mag-greet kami, magkita-kita kami, assalamu alaikum, peace be unto you. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Sa inyo, ano? Mga Kristiyano, kung kayo sumusunod ni Kristo, good afternoon, good evening, good morning. Hi, hello. This is the greetings of the Christians. And you are claiming to be the followers of Jesus Christ. You are not following of Jesus Christ. Ano pa? Huh? Money. Yung pangungulikta ng pera. Sa kapanahonan ba ni Jesucristo, sa loob ng simbahan, sa loob ng templo, siya po ba'y nangungulikta ng pera? Siya pa'y nangungulikta ng ikapo si Jesucristo? Ngayon, sa pilitan ninyo ang pag-impose ng ikapo, pag hindi magbigay ng ikapo, tatawagin ninyong magnanakaw? Huh? Tuwing Sabado o Linggo, collection of money. Walang meeting in Christianity sa simbahan, sa loob ng simbahan, kung walang collection of money. Ito ba'y ginagawa ni Jesucristo? Ha? Mayroon pa nga dyan eh. Pag namatay, pera. Sa mga Katoliko, majority, about 75% or 80% of the Christian in the Philippines, Catholic, Roman Catholic, pag namatay, pera. Pagkasal, pera. Binyag, pera. Yan ba ang tinuturo ni Jesucristo? And you are very proud to say that you are followers of Jesus Christ. Ha? Ano ba sinasabi ni Jesucristo sa Biblia? Nabasa sa John 12 verse 26. Basahin niyo. If anyone serve me, he must follow me. And when I am there, will my servant be also. If anyone serves me, then they should follow me and honor me. Ano pang sinasabi ni Jesucristo? Tungkol ko sa pagsunod kay Jesucristo. Ano pa? Huh? Luke chapter 9 verse 59. He said to another person, come, follow me. The man agreed, but he said, Lord, first let me return home and bury my father. Jesus Christ replied and said, let the dead bury their dead. Follow me. He did not say worship me. Did Jesus Christ worship me? Where in the Bible he said worship me? In John 10 verse 27. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. He did not say, I know them and they worship me. Ang dami pa dito ang sinasabi ni Jesucristo, follow me. Matthew 8 verse 22, but Jesus told them, follow me. Ang dami. Matthew chapter 9 verse 9, Jesus went and named Matthew and said to him, follow me. Where, give me one passage in the Bible where Jesus said, worship me. Where? Saan sa Biblia ang si Jesucristo nagsabi, worship me. You Christian, you are worshippers of Jesus Christ. Huh? But you are not followers of Jesus Christ. On the day of judgment, you will answer. You'll be responsible of your action and your saying that you worship Jesus Christ, but you are not followers of Jesus Christ. Give me single words of Jesus Christ, than the commandments of Jesus Christ, or the action of Jesus Christ, the deeds of Jesus Christ you follow. You are not following. You are worshiping Jesus Christ. You are using only Jesus Christ as for your money. And then you say, worship Jesus Christ. Yes, you are worshipers. It's nice to hear that you are worshiping Jesus Christ. But is this the teaching of Jesus Christ? Did Jesus Christ teach the two people in his time to worship him or to follow him? So maraming salamat po mga kapatid. You Christians, you are worshipers of Jesus Christ, but you are not followers of Jesus Christ. Jesus Christ did not say, worship me. Instead, he said, follow me. Let us follow Jesus Christ. We Muslim, we follow more than you Christians. Maraming salamat sa inyong panonood. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.